Hello mga bossing! Welcome back sa my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay napapansin po ninyo na parang ang inyo pong kwarto ay may negatibong enerhiya na dapat ay alisin po natin? Alam niyo naman po ba kung ano po ang mga napakasuswerteng bagay na dapat ay nilalagay natin sa ating pong kwarto para magkaroon tayo ng masarap na tulog, magkaroon ng peace of mind habang kayo nagpapahinga mga bossing ko at talaga namang marirelax ka ng husto at ikaw po ay hindi mamalasin habang ikaw ay natutulog, ikaw po ay magkakaroon ng protection mga bossing. Ito po isa sa mga subok na napakaswerte pagdating naman sa ating kwarto na dapat ay meron po tayo upang sa ganun tayo po ay magkaroon ng protection habang natutulog. Kasi alam niyo po ba, habang nagpapahinga ang ating pong diwa, lalo-lalo na may taong nagagalit sa inyo at langin na masama at ginamitan kayo ng kaliwa at wala kayong protection habang kayo natutulog, maaaring tumalab po ito sa inyo mga bossing. At alam niyo naman po kung ano po ang pwede nang mangyari kapag habang tayo natutulog at nagpapahinga ang ating pong diwa para kayo ay hindi malasin at kayo po ay kapitan ng swerte, mainam na meron po kayong ganito. Kaya kung kayo pinaniwala at naisyo po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga nakakaranas na kayo po ay ang dami mga pagsubok na pinagdadaanan at parang nagtataka kayo, ang dami-dami naman papaswerte sa inyo, ang dami nyo ng ritual na ginawa, pero parang lagi kayo minamalas. Mainam na lagyan nyo ng pampaswerte ang inyo pong kwarto. Huwag kayo magpapawala ng ganyan mga bossing. Pero syempre mga bossing, bago kayo maglagay ng pampaswerte sa inyo pong kwarto, dapat ang kwarto nyo po muna ay malinis. Baka po tayo yung nakasentro lang sa main door, sa pintuan po natin, sa harapan ng ating tahanan, pero yung ating kwarto napapabayaan na po natin. Dapat meron din tayong pampaswerte dyan para tayo ma-relax, makalma, at tayo po mga bossing ko ay kapitan ng swerte. Kasi minsan may mga pagkakataon na parang pagising po ninyo, parang wala kayo sa mood, parang wala kayong ganang kumilos, parang ang init kaagad ng ulo ninyo, parang may galit ka agad sa mundo, wala naman po nang aano sa inyo, parang pagising nyo, high blood na agad kayo mga bossing. Ngayon po mga bossing, para meron tayong pang-control ng pagiging high blood po natin mga bossing ko sa umaga mga bossing, mainit agad ang ulo, mainam na meron kang ganito. Unang-una mga bossing, maglagay ka ng tunay na halaman sa loob ng inyo pong kwarto. Yung halaman na may buhay mga bossing, huwag kayong maglalagay ng halaman na plastic, yung mga bulaklak na plastic. Kasi yan po mga bossing, instead na kayo po ay mapahinga, magiging mainitin ang inyo pong ulo. Magiging parang, bawat kibot ay parang galit agad kayo. Yung ganun mga bossing, mas magiging mabana sa loob ng inyo pong kwarto kapag po kayo ay meron pong plastic na halaman. Kaya kailangan yung tunay na halaman, yung kalamigan ng halaman na tunay, yan po ang nagki-cleansing ng kapaligiran, humihigop yan ng mga maiinit na ulo, yung mga malas na yan, hinihigop po yan niya. Kaya swerte na may tunay na halaman sa loob ng inyo pong kwarto. Ano po ang pinakamaganda na ilagay dyan? Unang-una, maganda na maglagay ka ng Chinese bamboo dyan po sa inyo pong kwarto. Maganda rin po na maglagay ka ng aloe vera. Lagyan nyo lang na ribbon para pangontra sa tinik. Pero aloe vera for beauty, pampalakas ng karisma at yan nga po ay para pampakalma, para hindi maintin ang ulo. Ganun din po mga bossing, pwede ka rin maglagay po ng lavender na bulaklak kung meron kayong. Marami na-orderan mga bossing ko ng lavender na bulaklak. Yung aroma nito, yung bango nito, nakaka-relax ng ating isipan. Tutulungan kayo nito para ma-relax ang inyong isipan, hindi kayo nape-pressure, hindi kayo nagpa-panic, at hindi po kayo, yun nga po mga bossing, ma-stress. Mainam na maglagay ka ng ganyan din. Kung wala kayong makita ng lavender na halaman, pwede rin naman po mga bossing ko yung umorder kayo yung mabango, maglagay kayo sa ilalim ng inyo pong unan ng lavender na bulaklak na natural mga bossing. Yan po ay makakatulong para maalis yung stress po ninyo. Pero di po mga bossing, napaka-the best na maglagay ka ng isang mangkuka na asin sa ilalim ng inyong higaan, ang dulot nyo ay swerte. Kung ikaw po yung laging minamalas sa mga nakalipas na buwan, eto po mga bossing, was na meron kang ganito, ikaw ay tutulungan naman para lagi ka namang maswerte. Iaadya ka kung saan lagi kisuswertin, magkakaroon ka ng mabisang proteksyon mga bossing.
Mga bossing, yan po yung mga ilan na dapat po ay meron po tayo sa ating pong loob ng kwarto bukod sa kalinisan ng ating kwarto, maaliwalas mga bossing. Subukan niyo po na magkaroon ng bagay na aking mga nabanggit kagaya ng asin at ganoon din po ang mga tunay na halaman sa loob ng ating kwarto. At yan po ay gawin yung maaliwalas, masarap magpahinga yung inyo pong kwarto mga bossing, malinis. Yan po mga bossing ko, mararamdaman yun. Ang sarap magpahinga na parang ang sarap sa kalooban, parang wala kang problema pinagdadaanan. Kumbaga, mararamdaman mo yung dalisay na swerte po sa inyong darating sa inyong mga bossing ko. Once na ganyan ang inyong pong kwarto. Ang kwarto, isa sa mga pinaka-dabis din na dapat ay meron po tayong kumbaga, maaliwalas na kapaligiran para makapagpahinga ng tama at makapitan po tayo ng swerte at makaisip ng tama. Kaya kung kayo pinaniwala at naisip po itong gawin mga bossing, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat. Yan na po mga bossing, salamat po.